Gano'ng katagal mo isa-subsidize? Correct. Mismong si Secretary Almendras nagsabi, it's not a viable, sustainable option. Ngayon, yung dinidinig naman sa Kongreso ngayon, itong mga proposals to reduce or to remove that. So in the meantime, bakit hindi na lang muna isuspend? Total, sobra-sobra naman yung nakolekta na. They probably have enough for more than a month para in effect, isubsidize muna habang dinidinig sa Kongreso. Kasi parang pader yung binabangga ninyo with your proposals. Hindi bumibigay yung Department of Finance. Sabihin nila, hindi, kailangan natin yan for other economic programs. There can always be compromises. Kung hindi talaga matanggal yung VAT, bakit hindi natin bawasan? Okay. Kasi ang problema kasi sa VAT talaga, Tony, the problem there, habang tumataas ang presyo ng langis, sumasabay lang yun. Tumataas din yung presyo ng yung kuha ng gobyerno. So parang nakikinabang pa yung gobyerno sa paghihirap ng taong bayan. Yun ang masakit sa VAT. Well, so, that's one way of looking at it. Na parang kaya pinakikinabangan mo yung pabigat sa taong bayan. Yes. And in that situation, tataas pa eh. Tataas pa yung presyo talaga in the next 2 or 3 months. In that situation, siguro kailangan may medyo kung hindi man emergency but medyo radical na step. Okay. Eh di wag na muna nating kolektahin habang pinag-uusapan in Congress na pababain ito. Eh pero ano naman ang likelihood na medyo bumigay ng konti yung DOF sa or even NEDA sa sinasabi ninyong either pag-suspend, pag-bawas o pag-totally remove sa VAT on oil? Well, si President Aquino kahapon nagsabi that all options open daw. At pinapaaral na daw niya sa kanyang economic managers ang possibility. Naniniwala among others, yung pagbabawas ng VAT. All options open. Si George, naniniwala ka doon. Ano sabi mo? Magsumbong ka sa... Eh kung hindi mo paniniwalaan yung presidente ng Pilipinas, malaki problema talaga natin. But official pronouncement yan na pinapaaral niya sa kanyang economic manager. So, there's probably an opening. Kasi mabigat talaga yung 12%. And you think that since other administrations had just outrightly dismissed these proposals because they're not new, and that this new administration is saying, sige, pag-aaralan namin, there's a glimmer of hope kahit pa paano na baka magawa. Ang hope niya nasa taong bayan. Sinabi naman nila George, yung protest actions nila ng March 31 is just a start. Okay. So ano ang kailangan talaga dyan, medyo mas madiin ang taong bayan. Okay. Anyway, sige, babalikan natin kung ano pa yung mga pagdidiin na pwede natin gawin sa mga official ng DOE na wala dito ngayon. Pero kasama natin Congressman Teddy Casiño, George San Mateo. When we return, we talk about the long-term solutions the government is considering to help the public cope with rising fuel prices. You're watching ANC Presents The Nation Up Close.